Kumusta, kapatid? Kumusta? Well, may gusto akong ikwento sa inyo. Ang pangalan ng nakikwento ko sa inyo ay si White White. Siya ay isang tupa. Siya ay isang puting-puting tupa. Sabihin na natin kakaibang tupa. Dahil siya ang pinakaputi sa lahat ng tupa ng alaga ng isang paston. At makikita natin dito, mga kapatid, siya ay paboritong alaga ng pastor na ang pangalan niya ay si White White. Alam niyo ba, yung pastor na yun ay may 100 alagang tupa at si White White ay isa sa pinakapaborito niyang alaga. At ang sabi ng pastor, lahat kayong mga tupa ay aking minamahal at huwag kayong aalis dito. Kayo ay huwag lalabas sa kawan ko, sa kawan na ito, dahil kayo ay mapapahamak. Alam nyo ba, naglalaro lahat ng mga tupa, naglalaro lahat makasama mga kapatid at kasama si White White. Alam nyo, nalipang si White White at napalabas siya doon sa pintuan ng kawan ng kanyang pastor. At alam nyo ba, siya ay napunta sa bundok at hindi namamalayan ni White White. Siya po ay papalayo ng papalayo doon sa kawan, doon sa kanyang kulungan, doon sa kanyang bahay, mga kapatid. At yan yung ating makikita sa kwento. At alam nyo ba, nagbilang ang pastor? Sabi ng pastor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hanggang naging 50, 51, 52, hanggang naging 80, 81, 82, hanggang naging 95, 96, 97, 98, 99. May nawawalang isa. At alam nyo ba, ang nawawala ay si White White. Isang alaga na pinakapaborito niyang alaga. At sabi niya, nasaan na si White White? Nasaan ang alagang tupa? Alam niyo ba, pinagsabi niya ito sa kanyang mga kapwa pastor, nawawala ang aking alaga ng alagang si White White. At alam niyo ba, mga kapatid, hinahanap niya ito. Sabi niya, White White, White White, nasaan ka na, White White? Hanggang isang araw muli, naglalakbay ang pastor at naglalakad siya sa kagubatan at hinahanap niya ito at nagsasabing, White White, White White, nasaan ka, White White? Isang araw, habang siya nagpapahinga sa isang punong kahoy, malapit ng umulan at dumilim ang paligid, mga kapatid. At talagang umulan, basang-basa ang pastor. Halos, mga kapatid, hindi na siya naliligo, hindi na siya kumakain sapagkat hinahanap niya ang kanyang alaga na ang pangalan ay White White. At isang araw at isang gabi, pagkatapos ng umuulang yon, mga kapatid, ay may napakinggan siya, isang huni ng isang tupa. At nabusisan niya ito. Ha! Yun pala si White White? Tumakbo siya, mga kapatid. At si White White ay malapit na sa bangin. Mahulog na siya sa bangin, mga kapatid. At tinakbo niya ito. Sabi niya, White White, malalaglag ka na sa bangin. At hinawakan ni White, hinawakan ng pastor, yung paa ni White White doon sa ulihan. At itinapon niya sa isang magandang pastulan. At alam niyo ba, ang nalaglag sa bangin, hindi si White White. Yung pastor na nag-aalaga kay White White. Mga kapatid, sa oras na ito, yan yung ating kwento na ating natunghayan. Namatay yung pastor at si White White ay nabuhay. Nagsakripisyo ang pastor, si White White ay nabuhay. Alam niyo ba, mga kapatid, sa Luke chapter 19 verse number 10, sabi ng Bible, ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang nawawala. Alam niyo, mga kapatid, ang Panginoong Jesus, kung ikaw ay taong tumanggap na sa Panginoong Jesus at ikaw ay naligtas sa biyaya ng Panginoon, isa ka sa nahanap ng Panginoon at hinanap ng Panginoon, mga kapatid. At alam niyo ba, mga kapatid, para ang Panginoon ay isang pastor na siya po ang namatay. Ang Panginoon naman ay nagnamatay, nagpakasakit,
na at siya napako sa krus ng Kalbaryo, mga kapatid, upang tubusin lahat ng mga tatanggap sa Panginoon, maniniwala sa Panginoon bilang Diyos at tagapagligtas. Mga kapatid, sa oras na ito, pasalamat ka, hindi na ikaw ang pupunta, hindi na ikaw ang papako sa krus. Pasalamat ka, hindi na ikaw ang papahirapan. Ang Panginoon ang may gawa, mga kapatid, upang hanapin ka, upang iligtas ka. Sabi ng Panginoon, ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang lahat ng nangawawala. Mga kapatid, sa oras na ito, kung hindi mo po alam kung saan pupunta ang iyong kaluluwa pag namatay, kagaya ni White, mga kapatid, niligtas ng kanyang pastor yung tupang si White. Kagaya ngayon, mga kapatid, tayo, kung hindi mo pa alam kung saan pupunta ang iyong kaluluwa pag namatay, ikaw ay isang tupang ligaw. Kaya nakailangan mo si Kristo bilang Diyos at tagapagligtas upang tanggapin siya, mga kapatid, upang ikaw ay bigyan ng buhay na walang hanggan. Sabi ng Bible sa John chapter 3 verse 16, sabi ng Bible, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, and that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life." Mahal ka ng Diyos? Si Kristo na ang namatay, si Kristo na ang nagpakasakit, si Kristo na ang nabayubay sa krus ng Kalbaryo at naging sakripisyo, mga kapatid, ang kanyang dugo at ay nabuhos sa krus ng Kalbaryo upang tayo po ay tubusin, upang ang lahat ng ating kasalanan ay mahugasan, sapagkat sabi ng Bible, "As it is written, there is none righteous, no, not one." Walang pupunta sa langit kung dahil lahat ng tao ay makasalanan, sabi ng Bible, "For all have sinned and come short of the glory of God." Dahil lahat nga ay nagkasala, kaya hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos, kaya ang tao ay hindi pupunta sa langit dahil sa ating kasalanan. Anong gagawin natin, mga kapatid? Magpahugas tayo ng dugo ng Panginoong Jesus upang tayo po ay mahugasan, tanggapin natin ang Panginoon, magsisi po tayo ng ating kasalanan, at aminin po natin na tayo po ay nagkasala sa Panginoon. Paano ang pagtanggap sa Panginoon, mga kapatid? I will pray for you today. Una, mga kapatid, aaminin natin na tayo po'y nagkasala sa Diyos. Sapagkat sabi ng Bible, mga kapatid, sa Romans chapter 6 verse 23, "For the wages of sin is death," sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit, mga kapatid, lahat ng tao ay sadyang mamamatay physically. Sabi ng Bible, ang kamatayan pagkahiwalay ng kaluluwa sa ating katawan, mga kapatid. Lahat ng tao, pag humiwalay ang kaluluwa sa katawan, ang katawan ay pupunta sa sementeryo, mabubulok, mga kapatid, mangangamoy lahat, ito'y babalik muli sa alabok. At ito po yung kaluluwa, mga kapatid, na ito po'y may pupuntahan, langit at saka impyerno. Mga kapatid, pansinin natin, mga kapatid, kung hindi mo tinanggap ang Panginoon at hindi mo tinanggap si Kristo ng buong puso mo, mga kapatid, lahat ng tao ay pupuntang impyerno. Kung ikay tumanggap sa Panginoon, sabi ng Bible, hugasan ng Panginoon lahat ng ating mga kasalanan at ikaw ay patatawarin ng Diyos. Pangalawa, sabi ng Panginoon, mga kapatid, hindi lang aminin natin na tayo po'y nagkasala. Pagsisihan po natin ang ating mga kasalanan. Sapagkat sabi ng Bible, kung ipapahayag mo sa iyong mga labi na si Kristo ay binuhay ng Diyos mula sa mga patay, sabi ng Panginoon, at mananampalataya ng buong puso mo at ililigtas ka ng Diyos. Sabi ng Bible, kung tatawag ka sa kanyang pangalan, mga kapatid, ay ililigtas ka ng Diyos. Sabi ng Panginoon, kung ikaw ay magsisisi at humihingi ng tawad sa Panginoon, ikaw ay patatawarin ng Diyos lahat ng iyong kasalanan at lilimutin ito ng Diyos. Ganyan po kabuti ang Diyos. Mga kapatid, sana tanggapin mo ang Diyos bilang Panginoon at tagapagligtas. At pangatlo, mga kapatid, manampalataya ka sa Panginoon bilang Diyos at tagapagligtas. Sabi ng Bible, ang lahat ng mananampalataya sa Kanya, mga kapatid, ay pinagkalooban niya sila ng kapangyarihan na maging anak ng Diyos. Lahat ng tumanggap sa pasapan, dapat ang lahat na sa Kanya'y tumanggap, ay binagyan niya sila ng kapangyarihan na maging anak ng Diyos at sa Kanyang pangalan bagay na nampalataya. Well, kung gusto mong tanggapin ang Panginoon, sumunod po kayo sa panalangin ito. Panginoon, tinatanggap kita bilang Diyos, Panginoon at tagapagligtas, pinapapasok kita sa aking puso at inaanyayahan kita, Panginoon. Pinagkakatiwala ko po sa inyo ang aking kaluluwa, ang aking buong pagkatao, ang aking buhay. Panginoon, dalangin ko po
ang lahat ng aking kasalanan. Ako po'y inyong patawarin, linisin ng banal na dugo na nabuo sa krus ng Kalbaryo. Dakilang Diyos, susunod po ako sa inyo. Sa lahat ng gusto niyo, Panginoon, na ipagawa sa akin. Ito po'y aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung tinanggap po ang Panginoon bilang Diyos at tagapagligtas at sumunod ka po sa panalangin ito, mga kapatid, sabi ng Bible, kung ang lahat ng sa kanya'y tumanggap, ay binigyan na niya sila ng kapangyarihan na maging anak ng Diyos. Lahat ng taong tumanggap kay Kristo ay pupunta sa langit. Sapagkat ang lahat ng tao ay lahat ng tumanggap kay Kristo ay pinagkaluban niya sila ng maging karapatan na maging anak ng Diyos. Mga kapatid, kung ikaw ay totoong tumanggap sa Panginoon at alam mong nalilinis ka na ng landas, parang si White White, alam mo, iniisip ka ng Diyos. Gusto kang puntahan ng Panginoon at pinapabalik ka na ng Diyos sa kawan niya. Kung ikaw ay nangihina, ikaw, mga kapatid, pansin mo, ang Panginoon ang nagsakripisyo sa iyo. Kung ikaw ay nanghihina, nalulupaypay, manalig ka lang sa Panginoon. God is with you. God is with us. I will pray for you, kapatid. Lord God, I'm praying, Panginoong Diyos, sa lahat ng mga kapatid po namin nanghihina, sa lahat ng kapatid po namin, Panginoong Diyos, na nanglulupaypay, dalangin ko, O Diyos, pagpalain niyo po sila. Pagpalain niyo po, Panginoong Diyos, kami. Nawa po, makalampas kami sa bawat pagsubok namin, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Pinagkakatiwala po namin ang lahat ng pagsubok namin, ang lahat ng problema namin, ang lahat ng kabigatan namin, Panginoong Diyos. Salamat po, Panginoon, sapagkat kami po'y hinanap niyo. Salamat, Panginoong Diyos, sapagkat kami po'y naligtas. Salamat, Panginoong Diyos, sapagkat mayroon kaming pastor, Panginoong Jesus, na nagsakripisyo sa krus ng Kalbaryo upang kami po, Panginoong Diyos, ay tubusin. Salamat po ng marami, Panginoon. Purihin ka, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you, mga kapatid, and to God be the glory.